Welcome back po sa ating channel mga idol. Narito na po ang part 4 ng season 2 ng TV series na pinamagatang The Rain na ipinalabas noong 2018. Marami pa po tayong i-upload na mga videos at sa mga hindi pa pala naka-subscribe ay maaari nyo pong i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa nating mga videos. Sa simula ng videong ito ay nakita natin ang isang batang Kiran na nagpaalam sa isang binata. Marahil ito ang kanyang childhood sweetheart sa isang emosyonal na flashback. Sumakay siya sa isang truck kasama ang kanyang ina at hawak ang isang kwintas na ibinigay sa kanya ng binata. Sa kasalukuyan, sinasabi niya sa grupo na huminahon dahil hindi mahahanap ng pagkabalisa si Luna. Si Luna ay dinala ng isang grupo ng mga bata. Parang tribo sila, pinamunuan sila ng isang lalaki na tila nagbabantay sa kanila. Nagising si Martin na may virus sa loob niya at sinabi niya na kamangha-mangha ang kanyang pakiramdam. 100% niyang nararamdaman ang sarili niya habang tinatanong ni Patrick kung kumusta siya. Sinabi ni Martin kay Patrick na gawin din niya ang parehong bagay at kunin ang virus. Maaari mong maramdaman na ang lahat ay napakasimple lang. Sinabi ni Rasmus sa taga-Apollo na patay na si Sten at malaya na silang umalis o maaari silang lahat ay manatili at maging katulad niya. Nang nagmumungkahi si Rasmus na siya ay mamumuno, tumutol ang isa sa mga lalaki. Pinatay siya ni Rasmus gamit ang virus. Nakita ni Fay na pinatay ni Rasmus ang lalaki at lumabas na galit na galit. Tinanong ni Rasmus si Sarah kung bakit hindi siya gusto ng iba pang taga-Apollon. Sinabi ni Sarah na dapat niyang bigyan sila ng oras at hindi siya nag-iisa dahil nandito siya. Ibinigay ni Patrick kay Martin ang tracker para kumpirmahin na buhay pa si Simone. Ito ay isang pivotal scene dahil ang isang dahilan kung bakit niya tinanggap ang virus mula kay Rasmus ay ang paniniwala niyang patay na si Simone. Ito ay isang pagsubok sa kanyang pagkatao. Binago niya ang kanyang moral batay sa kanyang emosyon. Iginiit ni Rasmus na kailangan niyang mahanap si Simone at si Sarah naman ay nabalisa, na isinasaalang-alang niya ang paghahanap kay Simone at iwanan ang Apollon. Nag-aalok si Martin na hanapin si Simone habang nananatili si Rasmus. Naniniwala si Sarah na si Simone ang magwawakas sa kanila at marahil tama siya. Sina Simone at ang grupo ay pumunta sa building para hanapin si Luna. Nang makarating sila sa gusali, ang ilang mga bagay ay nahuhulog mula sa itaas at ang mga palaso ay ibinabato sa kanila. Nagawa nilang masira ang pinto ng gusali kasama si Kira na nangunguna sa labanan. Sa gusali, mayroong isang hanay ng mga bitag. Upang makapunta sa isa pang seksyon ng gusali, kailangan nilang umakyat sa ilang hagdan na nakasabit sa labas. Si Jean ay may acrophobia o takot sa heights at nananatili sa likuran. Nang makarating sila sa kabilang bahagi ng gusali, hinila si Daniel palayo at nilapitan sila ng kakaibang grupo. No choice si Kira kundi ibaba niya ang kanyang armas habang napapalibutan sila. Ang grupong ito ng mga bata ay hindi nagkakagulo. Medyo kakaiba nga sila. Sa Apollon, labis na ikinagagalak ni Rasmus ang bagong tuklas na kapangyarihan. Siya ang nagpapasya kung sino sa mga may sakit na pasyente ang susunod na makakakuha ng virus. Ipinakilala niya si Olivia sa isa sa mga pasyente na nagbibigay sa kanya ng medikal na kasaysayan at kung paano siya gumaling. Maaari nang matiktikan ni Rasmus si Martin ngayon dahil nasa kanya na ang virus ni Rasmus. Sinabi niya kay Sarah na konektado ito sa kanya at ganun din siya. Ang problema, patuloy na dumudugo ang kanyang leeg at hindi niya alam kung bakit. Ayos naman si Luna pero nandoon ang babaeng na baril ni Kira. Nag-alok si Kira na dalhin ang batang babae sa isang lugar kung saan may mga antibiotic na pwede siyang magamot at nag-aalok din si Simone ng pagkain. Nagtitipon silang lahat sa paligid ng pagkain ngunit sinabi ng pinuno na hindi nila gusto ito. Ang gusto lang niya ay ang katas ng bulaklak na pumapatay sa virus. Sinabi ni Kira na may paraan pa para maibalik at makuha si Luna ngunit sinabi ni Simone na sila ay mga bata na desperado. Isang pagbabaliktanaw ang nagpapakita na nakilala ni Kira ang kanyang childhood love noong bata pa siya at hindi niya mapagtanto na mayroon siyang partner at nalulungkot siya na hindi na niya ito nakapiling. Inaalok nila ang kakaibang grupo ng isang deal, isang vial ng katas ng bulaklak kada 14 na araw. Pumayag sila sa deal at inalok nila sila ng Coca-Cola para ipagdiwang ang napagkasunduan.
Sinabi ng pinuno ng mga bata kay Simone na kinuha niya ang mga bata dahil kailangan nila ng mag-aalaga sa kanila. Nilagyan ng kung ano ang coke at bumagsak si Simone. Nagising si Simone at nakita niyang nakatulog din sina Daniel at Kira. Dumating si Jean upang iligtas sila at sinabing tumakbo na at umalis ang kakaibang grupo. Si Simone at ang mga kasama niya ay bumalik sa bahay ni na Daniel. Nadatna nila na nakatali ang kanyang ama. Habang papunta sila sa swimming bath kung saan nandoon ang bulaklak, marami sa mga bata ang namatay at pinatay sila ng bulaklak. Nagulat si Simone at pagkatapos ay nakita niya ang pinuno na unti-unting namamatay. Habang malapit na siyang malagutan ng hininga, sinabi niyang sinubukan lang niyang bigyan sila ng pag-asa. Mabuti naman talaga ang intensyon niya mga idol, at isa sa kanyang mga mata ay nasira at pagkatapos siya ay namatay. Umupo si Daniel kasama si Simone sa tabi ng apoy. May natitira pang vial si Simone para iligtas ang kanyang kapatid. Pumasok si Martin sa kampo at nakita niya si Simone at Daniel na magkatabi. Sinabi ni Daniel kay Simone na umaasa siyang sila ay magkikitang muli at hinalikan niya ito. Nakikita ni Martin ang lahat. Nakikita din ni Rasmus ang lahat sa pamamagitan ng mga mata ni Martin at nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang ate. Mga idol, hindi pa po dito nagtatapos ang videong ito. Abangan po ninyo ang karugtong ng videong ito. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe na rin po sa channel natin para mas updated kayo sa mga bago nating ipapalabas na mga videos. Maraming salamat po mga Lodi and I'll see you on the next video.